Hi guys, welcome back to my channel. All right, may kasabihan po. Do not reinvent the wheel. Kung na-invento na po yung gulong, wag mo lang i-invento pa. Ang ibig pong sabihin, halimbawa po sa investing, matuto po tayo do sa mga discovery ng mga magagaling na investor at gayahin po natin. Katulad po nitong 2-year rule, magaling na investor po ang nag-invento po nito at i-apply na lang po natin sa ating investing. Pag-usapan po natin. Welcome back! Ayan, stock investing, 2-year rule. Ano ba yan, Kuya John? 2-year rule na yan, no? So guys, para po ito sa mga value investor na long-term investor, no? So kung hindi niyo po kinoconsider ang sarili niyo na long-term value investors po kayo, eh makinig pa rin po kayo kasi baka may matutunan din po kayo dito. Pero do sa mga long-term investors, sinasabi niyo long-term investor kayo, kailangan niyo po malaman po ito. Very, very important, no? Kasi po, kailangan po, no, meron po tayong strict rules for investing. Ibig sabihin, meron po tayong checklist, no? Kapag tayo po ay long-term value investor, no, hindi tayo basta-basta invest ng invest lang, no? Don't invest kapag meron tayong doubts. Kung may duda tayo sa puso natin, kahit na maliit lang, huwag ka mag-invest kung may konting duda ka, no? Don't invest na nagmamadali ka. Dahil lang sa excited ka, may emotion ka, nag-i-invest ka na kagad, wag ganun. Wag po nating i-bypass ang ating checklist. Yung checklist na ginawa natin, yung mga criteria na sinabi natin, na ipinangako natin, na susundan natin tuwing tayo ay bumibili ng stock. Alright. So, you only buy a stock when you are what? 100% sure, siguradong-sigurado ka, yung dibdib mo, siguradong-sigurado na pumasa sa lahat ng criteria mo. Ayan. At dito na po papasok yung 2-year rule. At ang may sabi po nito ay si Guy Spier, isa po sa paborito kong author, investor po ito. Gustong-gusto ko po talaga yung tao po na to, no? Siya po yung author ng The Education of a Value Investor. Napakaganda libro po ito. Napakagaling na investor po ni Guy Spier. Tingnan nyo rin, i-check out nyo rin po yung libro niya. Pero sa ngayon, ang pag-aaralan natin yung tinuro niya, 2-year rule. Ano yung 2-year rule na yan? Napakasimple lang po. Pag may binili kang stock, no? Kailangan hawakan mo yan for at least 2 years. Ganun lang kasimple. Hindi mo pwedeng ibenta below 2 years. Hindi pwede. 2 years mo nga hawakan yan pataas. Wag mong bibitawan below 2 years. Dalawa po ang reason at yun ang i-discuss ko po ngayon sa inyong lahat. Reason number 1. Para makuha mo po yung full potential ng investment mo. Ayan, kasi madalas we are not getting the full potential of our investment, no? Sakit po ito ng value investor. Bilang value investor, alam natin pag ang isang stock undervalued, alam natin kung kailan papasok. Kaya minsan, hindi natin alam kung kailan tayo mag-exit. Ako rin, sakit ko rin ito. Marami pong beses na masyado akong maaga nag-exit na dapat na doble pa sana yung kita ko eh. Dapat na triple pa yung kita ko. Kaya lang wala eh. Wala. Napaaga. Kasi yung stock na nabili mo, may ibubuga pa. Meron pa. May ibubuga pa siya. Kaya lang, nabenta mo na. Ayun. Halimbawa po si Warren Buffett. Kahit po legendary na po ito, decades na po ang experience ni Warren Buffett. May mga experiences po siya na early exit po siya. Halimbawa po, nag-invest po siya sa PetroChina noong early 2000. Nag-invest po siya sa PetroChina, okay? Oil company po itong PetroChina, no? So, si Warren Buffett po, noong nag-invest po siya dito, no? Hinawakan niya yata to 2 or 3 years, mga ganyan, no? I don't know kung more than 3 years. Kumita po siya ng malaki. 6 to 8 times returns. Grabe po. Alam ko, kung hindi ako nagkakamali, yung 400 million niya, naging higit 3 billion eh. Alam ko, ganun eh. So parang 8 times returns. So, don't hold me accountable dito. Estimate po ito, pero alam ko, around 8 times returns ang naging result, no? Ng investment ni Warren Buffett. Kaya lang, no, nag 8 times na nga, binenta na ni Warren Buffett.
ano ngayon ang nangyari ng pagkabenta niya? Lalo pa lumipad yung stock. Nagdoble, higit doble pa. Sana mas malaki pa kinita niya, hindi lang 8 times. Sana nag 15 times, 16 times sana siya. Eh kaya lang kinulang, napa-early, napa-aga yung exit po niya. Kaya po dapat sinusundan natin itong 2-year rule kasi po para maiwasan po natin na minsan napapaaga yung exit natin kasi nga yung stock may ibubuga pa. Aangat pa ang price niya. Ay kaya lang ganun eh. Ayun, no? Sometimes when we apply good reasoning, o di ba nag-investing ka, may checklist ka. So good yung reasoning na ginamit mo sa investing mo. So ibig sabihin, maganda yung magiging result niyan. Kaya lang minsan, nawawalan tayo ng tiwala, nagmamadali tayo mag-exit. Kinakabahan tayo kasi baka bumaba pa yung presyo ng stock. Wala kang tiwala sa analysis mo. Wala kang tiwala sa checklist mo. Wala kang tiwala sa reasoning mo. Parang ganun po. Ayun. Tiwala. Tiwala lang po. So kapit po. Kapit lang. At hayaan natin lumago ang ating investment. Mag-antay tayo for at least 2 years. No? Ayun. Second reason po. Kung tayo naman ay mali, hindi mo sinunod ang checklist mo, nagmadali ka, ganyan, kailangan mo mag-antay ng 2 years. Ito po yung mas malaking point ni Guy Spear. Kailangan nating mag-suffer. Mali eh, kasi nagkamali ka. Kailangan mag-suffer ka ng matagal na pulang-pula yung isang holding mo o yung dalawang holding mo. Hayaan mo siya mamula na mamula para masaktan ka talaga. Talagang maramdaman mo yung ouch, yung sakit ng pagkakamali mo. Kailangan kasi natin ng pain. At matagal na pain, bakit? Para magtanda po tayo sa ating pagkakamali. Ayan. Kasi pag kulang tayo sa palo, ngayon matatanda na tayo, hindi na tayo pinupalo ng magulang natin, tayo na pumalo sa sarili natin. Pag kulang kasi tayo sa palo, nakakalimutan natin saan tayo nagkakamali. At pag marami po tayong pagkakamali, eh yun, nawawalan po tayo ng pera. Mas marami ang mawawala natin sa atin sa future. Kaya mas maganda po, mag-suffer na po tayo ngayon. Hayaan na natin masaktan tayo ngayon para later on mas magtanda tayo at maging better investor po tayo. Maliwanag po ba? Ayun po yung dalawang reason ni Guy Spear, no? At ako, dadagdagan ko na lang po ito ng konti pang reasoning na galing po sa akin. Dagdag na reasons po, no? O, reasons number 3, para maging long-term mindset po talaga tayo. Mapilitan po talaga tayo maging mindset. Kasi marami po sa atin, no? Mabilis natin binabawi yung position natin. Ay, mali. Ay, bumaba. Ay, ayoko na. Ay, exit na. So, ibig pong sabihin, no? Binabawi natin. Eh, hindi talaga tayo magiging long-term investor po niya. Niloloko natin sarili natin. Hindi talaga natin ma-achieve yung ating long-term mentality. Again, magkakaiba po tayo ng investing style. Ang kinakausap po dito, yung mga tao na sinasabi nila na long-term investor sila. So kung long-term investor ka, kailangan masanay ka na maging long-term investor ka talaga. Okay, no? And when you practice 2-year rule, masasanay po tayo talaga, no? Na maging maingat po tayo. Maging maingat na maingat sa pagpili at magkaroon tayo ng long-term mindset. Alright. So, reason number 4, mas magiging selective nga po tayo. Selective. Mas magiging selective pa po tayo, no? Mas magiging maingat at mas magiging pihikan po tayo. Hindi tayo basta-basta pasok ng pasok sa kahit anong stock, no? Na narinig nyo lang sa kalbo, no? Tapos maniniwala na tayo, bibili na natin kagad. Hindi ganon. Aaralin natin. Kahit sinabi ni kalbo na maganda, hindi. Aralin ko pa yan. Mag-iingat talaga ako bago ko pasukin ang mga stock na bibilin ko. Alright! And we will stick to our checklist. And of course, no, stick tayo sa checklist natin. And then yung checklist natin, patuloy nating ini-improve based on our learnings, based on our experiences. Ini-improve natin na ini-improve ang ating checklist. Ayan, no? Reason number 5, mag-evolve po tayo na maging the best version of investor that we can be. Ayun. Kasi yung 2-year rule po na ito, discipline po ito, na i-guide po tayo ng ating experiences. At yung experiences po natin ng ang magtuturo po sa atin para maging magaling at mahusay na investor po kayong lahat. Ayun lang naman po ang ating kwentuhan today. Sana nag-enjoy po kayo. Basahin niyo po. Bilhin niyo po yung libro ni Guy Spear, no? Actually, mapakabait po na tao po na to, no? Ayun. Anyways, disclaimer po. Lahat po to ay
ano ba? Do your own research before making investing decision. No, kwento-kwentuhan lang po natin 'to, no. Please like, subscribe, share the notification bell, mag-comment lang po kayo, no. God bless po sa inyong lahat, no. Happy investing. Salamat sa support. Bye-bye.